Sabi sa Mateo chapter 6 verse 33, dapo at hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at siya ay dadagdag sa inyo ang mga bagay na ito. So mga kapatid, kung tayo ay mapabilang na sa kaharian ng langit, lahat ng mga bagay na mga needs natin bilang isang tao ay may pagkakaloob sa atin yon ng Panginoon sa tamang panahon, no? Lagi po tayong magpe-pray at hihingi po lagi ng guidance sa Panginoon sa lahat po ng mga bagay na ginagawa natin. Like po, kagaya po ng trabaho, kung wala po tayong trabaho, tayo po ay mananalangin. O magpe-pray po sa Ama na pagkalooban tayo ng trabaho na nararapat o nauukol sa atin bilang isang Kristiyano. Ngunit paano nga ba natin mahanap ang kaharian ng langit? Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 4 verse 17, magsisi na tayo at talikuran ng ating mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So ito, nung mga panahon ng Panginoong Hesukristo, dito dumating na o dumating na ang kaharian ng langit nung dumating ang Panginoong Hesukristo. Dahil sinasabi sa Mateo chapter 12 verse 28, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So dito sa verse na to, dumating na. Kumbaga, dumating na ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At sinasabi nga ulit sa Mateo chapter 6 verse 33, hanapin o mapabilang muna tayo sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng langit. So paano tayo mapapabilang sa kaharian ng langit? Yan ang isang katanungan bilang isang Kristiyano. Paano nga ba tayo mapapabilang sa kaharian ng langit? Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 3 verse 3, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak muli, hindi siya mapapabilang sa kaharian ng langit. So dito malinaw kung paano tayo mapapabilang sa kaharian ng langit. So kailangan natin ipanganak muli. So paano tayo ipapanganak muli? Basahin natin ang chapter 5. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ipanganak ang isang tao sa tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So dito napakalinaw mga kapatid kung paano tayo mapapabilang sa kaharian ng langit. So kailangan muna natin ipanganak muli. Ipanganak muli sa tubig at sa espiritu. So ito yung kasagutan sa ating katanungan kung paano tayo mapapabilang sa kaharian ng langit. Sinabi ni Pedro sa Gawa chapter 2 verse 38, magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo o ang Espiritu ng Diyos. So nangangahulugang mga kapatid, ang bautismo sa tubig ay ang bautismo ni Juan. At ang bautismo naman ng Panginoong Hesukristo ay ang bautismo sa Espiritu Santo. So ito po yung ating topic sa araw na ito. So dito tayo mapapabilang sa kaharian ng langit. So kailangan muna natin magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit kung tayo ay nagpabautismo na, hindi na po dapat tayo mamuhay sa dati nating pamumuhay. Tayo po ay mamumuhay na o lalakad na sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng kasamaan o kasalanan. Yan po ay nagdudulot ng kamatayan. So bilang isang Kristiyano, hindi na dapat tayo lumakad sa dati nating buhay. Sapagkat nung nabautismo na tayo, tayo po ay ipinanganak ng muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So ang Holy Spirit na po ang kumikilos sa ating buhay at hindi na po tayo nagmamayari sa ating katawan. Kung meron po tayong natutunan sa video ito. Muli, ako po si Brother Raymart, sundalo ni Kristo. Magkita-kita po tayo sa aking sunod na video. God bless everyone!